Hi guys, welcome to my channel. In this episode nga pala, ay quarantine mode pa rin tayo. In this episode, pag-uusapan natin ang tungkol sa sukli. So, kung napanood nyo na mga kapanda, mayroong isang video na nag-trending nitong nakaraan. Yung isa si Kuya Grab Driver, meron siyang nakaaway na customer, tapos yung customer galit na galit. Sinasaktan yung si Kuya Grab. Buti na nga lang, napakahaba ng pasensya niya at hindi niya pinatulan yung customer na nagagalit. So yung sa video na to, nagagalit yung customer kasi nga daw wala nang panukuli yung si Kuya. So pag-usapan natin ang tungkol sa sukli. Kasi tayo bilang Food Panda rider, Grab driver, lahat ng delivery rider tayong lahat. Responsibilidad natin talaga na ibalik ang sukli sa mga customer. Kahit na piso lang yan, kahit na 50 cents, bawat sentimo, dapat ibalik natin yan sa ating mga customer. Gusto ko lang din ipagtanggol yung ating mga ka-Food Panda rider at mga kasama nating nagde-deliver. Yung iba kasing mga customer, tingin nila sa atin, minomodus natin sila, yung mga bariya, pakiramdam nila ayaw nating ibigay or gusto na nating kunin yun eh. Yun, kailangan nating ibalik ang sukli kahit magkano pa, kahit piso. Unless sasabihin talaga ng customer na keep the change. Or minsan naman kahit na magbigay tayo ng sukli, magbibigay pa rin ng customer ng tip. Which is bonus lang naman yung tip, di ba? So, obligasyon natin na ibalik palagi ang sukli. Tandaan natin mga kapanda. Yung video na nagalit yung customer, hindi rin tama yon. Bilang isang customer, ako rin, customer din ako, umu-order din ako sa Food Panda. Kung wala mang panukli yung rider or yung driver, hindi dapat dumating sa point na magkakasakitan tayo. Dapat kalmado pareho. Pareho both side. So, kung ang problema ay bariya or panukli, dapat ang solusyon lang ay magpapapalit. So, pag-uusapan natin, paano nga ba tayo hindi mauubusan ng panukli or paano nga ba ang gagawin natin kapag naubusan tayo ng panukli? Let's go! Hindi naman tayo nagdadala ng malaking halaga, di ba? So, halimbawa, katulad ko, kapag magbabiyahi ako, malaki na ang may panukli ako sa 2,000 pesos. Para lang maintindihan ng ibang mga customer na marami tayong dinidelibiran, kapag ka dalawa, tatlong customer na tsempo katigi 1,000 ang pera nila, yung pangatlong customer, wala ka ng panukuli. Ubus na. Ganun kabilis. Kaya para sa mga customer, kung hindi nyo naiintindihan na nauubusan kami ng panukuli, totoo po, nauubusan talaga. Dahil dalawa, tatlong customer lang, kung 2,000 lang ang panukuli namin, dahil di naman kami nagdadala ng malaking halaga, mauubos at mauubos ang panukuli namin kung puro buo ang pera nyo. Pero, aaminin ko na obligasyon namin bilang rider na dapat kami ang didiskarte ng panukli. Kaya dapat tayo ang magpapapalit. Hindi natin dapat uutusan ng mga customer na wala kaming bariya, wala akong panukli. Ikaw magpapalit, ikaw ba hindi? Dapat tayo, sir, wala po akong panukli, saglit lang po, magpapapalit po ako. Ganun dapat. Para maayos ang usapan, dapat hindi natin ipapasa sa customer unless pwede rin natin pag-usapan yung customer. Ma'am, sir, sorry po. Wala po akong panukli. Naubos na po kanina kasi puro buo yung bayad ng customer. Baka po meron kayong mas maliit na halaga. Baka meron po kayong eksaktong amount. Pwede rin yun. Lahat naman nadadaan sa mabuting usapan. Kape muna. Isa sa mga solusyon para hindi tayo maubusan ng panukli. Siyempre, ikaw, Grab driver, Food Panda rider, pag nagpipick up tayo ng mga pagkain sa Jollibee, sa McDonald's, Chowking, maintindihan nila. Ako, nagpapapalit ako lagi doon. Sa Chowking, sa Jollibee, Mang Inasal, McDo. Kapag nakita ko, nauubos na yung bariya ko dahil niya puro 500, 1,000 ang pera ng mga customer, may iusap na ako sa mga vendor. Sasabihin ko, sir, asensya na kayo, baka meron kayong papalit sa 1,000, papalitan ng tagi 100 or 500, tagi 50. So, mas may chance din naman naiintindihan nila tayo eh. Kasi tayo yung nagde-deliver, alam nila yun eh. So, minsan lang ako natatanggihan. Mas madalas na pinagbibigyan ako ng mga cashier. Papalitan nila yung pera. So, yan ang isa sa mga tips. Siguradong hindi ka mauubusan ng panukuli. Para pagdating mo sa customer, 1,000 ang pera niya,
may panukli ka, walang problema. Isa pang tip number 2, kapag naubusan ka ng panukli, lagi tayong maglalaan ng load natin sa GCash. Kasi pwede nating ibigay ang sukli through GCash. So halimbawa, ang customer, ang pera niya ay 1,000 pesos. Pero 100 lang ang bill niya. 100 lang, di ba? So pwede mong kunin yung 1,000 niya, tapos ibalik mo yung sukli through GCash. Kung papayag yung customer. Or pwede din naman, vice versa, kabaliktaran. Sasabihin mo dun sa customer, 100 lang po yung bill nyo ma'am, 1,000 yung pera nyo. Kung gusto nyo po, isend nyo na lang yung bayad nyo through GCash. Pwede nating i-remit din yung amount na yun through GCash. So pwede tayong mag-remit. Meron akong video about doon, how to remit through GCash. Hanggat maaari, huwag naman sanang umabot sa yung customer natin ay nagagalit. Dahil wala tayong panukli, maipag-usap lang tayo na maayos, maging mag-alam tayo. At kung dumating sa point na katulad ng customer na yun, masyadong mainit ang ulo, baka meron siya ibang pinagdadaanan at naibuhos niya kay Kuya Grab Driver. Pero sa pagkaalam ko, pinagbayaran na ng customer yung nagawa niya, pinabarangay din siya ni Kuya Grab Driver. At saludo rin ako kay Kuya kasi pinatawad niya rin at inayaan niyang areglohin. So mga kapanda, isang paalala lang, ibalik natin ang sukli kahit magkano, kahit barya-barya lang. At yung tip naman, yung mga tips ng mga customer, kusang dumarating yan kapag magalang ka, kapag maayos ka magtrabaho, maayos ka mag-deliver, kusang ibibigay sa iyo ang tips at mas malaki pa sa barya-baryang sukli. At in behalf of all na mga delivery riders, gusto ko lang din iklaro sa mga customer na tiningin nila yung modus ang pangunguhan natin ng sukli. Hindi po, hindi namin intensyon na kunin ang mga sukli na barya-barya. Minsan po talaga nauubusan kami ng panukli. So, hinihingi ko ng pasensya kung may mga rider talaga na laging nauubusan ng panukli. Pero para naman sa mga rider, sana naintindihan nyo yung mga tips na sinabi ko. Kung paano tayo hindi mauubusan ng panukli. At pwede tayong gumamit ng GCash. Diba? Basta, kung ano man ang mangyari, dapat obligasyon natin na tayo ang magpapapalit at hindi natin ipapasa sa customer yung problema ng walang panukulit. Dahil kasama yan sa responsibilidad natin bilang riders. Bilang nagko-collect ng cash, ay responsibilidad natin na ibalik sa kanila ang sukulit. So hanggang dito na lang mga kapanda. If you have some comments and suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda. Ride safe. Kape.